when you talk about Nueva Ecija cycling, you talk about this man. Nanalo ka ng Asian Mountain Bike Championship nang walang gulong sa harap. Ano nangyari doon? Ang gusto kasi talaga namin, ma-inspire yung mga bata na mag-continue mag-sports. We want to encourage the youth to take up sports, stay away from drugs, and yung mga ganong klaseng masamang bisyo. Smart treadmill sensor, we'll be testing it out. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Mabuhay mga Go for Gold! Nandito tayo sa magandang lungsod ng Palayan, Nueva Ecija. Kasama ko ngayon ang isa sa mga cycling legends ng Pilipinas, si Placido Valdez. Tatay Placido, sa mga hindi ka kilala, pwede ka bang magkwento yun, kailan ka pinanganak, kung saan, tapos kung ilan mga anak mo ngayon? Pinanganak po ako noong March 2, 1968. Tubong Kabanatuan City po talaga. Nagsimula po akong nag-cycling noong 1989 po. Lumaro po ako sa Marlboro Tour po. Anak ko na po si Gerald. Oh. Ilan ba anak mo ngayon? Bali, apat po. Apat? Lahat nagbabike? Dalawa po nagbabike. Dalawang lalaki po, dalawang babae lang po. So, yung panganay si Gerald po, saka yung bunso po si Gilbert. Oo. So sa gitna ni Gerald at saka ni Gilbert, may dalawang babae? Dalawang babae. Pero hindi nagbabike, hindi walang hilig? Wala po silang nagbabike. May asawa na ngayon, wala na yata sa inyo, no? Bali, yung pangalawa lang po may asawa, babae. Sila, yung tatlo wala pa po. Okay. So nag... Kwento ka na nagsimula ka sa Marlboro Tour. Pero paano ka napasok sa cycling? Dati po, natira po ako sa Pasig. Nagtatrabaho po ako sa Maynila. Naging kapitbahay ko po si Johnny Borja. Sa Pasig. Doon po sa bahay nila, doon po kami nakatira. Nainganyo po akong mag-bike. Kasi sabi na nila kasi pag may asawa na, may hinana daw. Sabi ko. Hindi ako pumayag po doon sa salitari. Sabi ko, subukan kong mag-insayo, baka sakaling makapasa pa ako. Noong 1989 nga po, may trial sa Antipolo City. Tinesti ko po mag-trial. Ang kukunin po 56. Napang 30 po ako sa unang trial ko. Okay. Pero 3 months lang po ako nag-practice nun. Noong time na yun, saan ka nakakuha ng bisikleta? Nagbuo ka ng... Nagbuo po ako nung habang nagtatrabaho po ako, may bike na po akong binubuo. Kaya nung nabalitaan ko na ang trial, October. Kaya, before October pa, mga 3 months before, binuo ko na po yung bike. Nag-insayo po ako. So, di ba galing kang, pinanganak ka dito sa Kabanatuan, tapos dito ka lumaki, tapos lumipat kang Manila para magtrabaho? Nung binata po ako, nagtrabaho na po ako sa Manila. Hindi na po ako umuwi ng Nueva Ecija. Anong trabaho mo doon? Nagdadrive po ako, yarista po ako sa Manila. Okay. Araw-araw din po hawak yung bike, kaya lang hindi pangkarerang bike. So nagbabike ka na doon, pero... Palas yun po nang nangyari. Hindi ka katulad ng mga kabataan ngayon na bata pa lang, nagsimula na magbike, no? Ikaw parang nakita mo lang ginagawa ng kapitbahay mo, so naisip mong... Pero siguro iba rin yung panahon ng type ng ganun eh. Ngayon, talagang pag hindi ka nagsimula ng maaga, no, yung mga bata, sobrang competitive na ngayon eh. Nga po, saka scientific po yung mga training nila ngayon. Katulad din sa amin, basta marunong magbike tapos... Medyo may lakas ka, pwede ka po sumali sa competition ka. Pero ngayon po hindi. Iba. Naka-program po talaga. Noong 1989, yung pinakaunang Marlboro Tour mo, anong edad mo nun? Na 19 po. 19? Apo. 19 ka pa lang, oo. Oh. Tapos, naka-ilang Marlboro Tour ka sa lahat? Bali, hanggang 1998 po yung Marlboro Tour. Hanggang nahinto yung Marlboro Tour? Taw-taw po ko lang. Taw-taw. Tapos, kung matandaan ko, naka-pangalawa ka dalawang beses, no? Nung unang sali po ako, sir, ako po yung tinanggal na King of the Mountain. Okay. Unang-una mo pa yun? Tapos po, pang-11 ako sa GC. Tapos pangalawang sali ko po, yung dalawang stage na po yung kinuha ko, yung 1990. Tapos nung 1991 po, doon po nagsimula na ang sabi po sa akin ng national team noon, kung magaganda po yung performance mo, kukunin ka namin sa akin. Kaya mula po doon, nag-runner up po ako hanggang
Hanggang 97 po, runner up po. Mm. Sunod-sunod po na taon yun. Wala pong palya. Puro runner up po. Second intern. Alam mo, para sa mga kabataan na nanonood ngayon, kung iisipin nyo yung Marlboro Tour at saka Ronda, pareho, hindi. Kasi nung panahon na yun, yung Marlboro Tour, parang tatlong linggo yun. Ano yung pinakamahabang Marlboro Tour na sinaluan mo? Marlboro Tour of the Philippines ba? 24 stages ba yun? 26 days. 26 days, 24 stages. 4,300 kilometers. 4,300 kilometers. Nagsimula yun sa General Santos City, di ba? Hanggang finish line sa Manila. Grabe. Siguro yun, mga ganong karera, iba yun. Kasi ikaw, nagko-coach ka din sa Ronda eh, di ba? So iba yung mindset, nakikita mo yung ganong kahabang karera versus yung Ronda na mga walong stage lang, no? Okay, iba po. Talagang loob mo, talagang ang stages po nun, talagang may 280 grams sa ano po, mga 6, mga 6 po yun, tapos yung 250 po, mga 5, ganun. Tapos puro 180, mga 200, ganun po. Noong panahon na yun, may mga science-science na rin kayong pinag-aaralan? Mayroon na rin po, kasi nagbabasa rin po ako ng mga nagta-champion sa Tour de France, yung mga libro po nila. Ang una ko pong kinunan ng training na maganda, yung kay Greg LeMond. Mm. Kasi ang bike po ni Greg LeMond, bali ginagamit po sa Tour eh. Mm. Binili po ng boss ko dun sa Hong Kong, yung Greg LeMond na bike na carbon. Kaya ako lang po naka-carbon yung mga panahon na yun. Ah, talaga? Yeah. Noon early 90s eh, dito. 92 po yun. 92. Nasayo pa rin ba yung bike na yun? Meron po yung ibang parts na sisira-sira na rin. Sinabi nga natin, 24 stage na tour, di ba? Tapos 200 kilometers. Paano kayo nagre-recover? Paano kayo nagre-rest nung panahon na yun? 2 days lang po yung, during the tour po, 2 days lang po yung rest din na binigyan. Hmm. Dahil nagiging 26 days po yung tour po. Ano po, pagsasakay ng barko, tapos pahinga lang po yung isang araw, tapos kinabukasan start na. Pero pagkatapos ng stage, may mga ginagawa ba kayong para makarecover? May mga iniinom kayong mga buko juice, ganun? Noon po, nung panahon po na yun, siguro ilan-ilan lang po yung mga merong recovery drink. Mm. Isa na po ako doon kasi ang iniinom po ng tandaan ko, yung Cytomax. Mm. Yung inumin din ni Greg LeMond sa kanila, Endurance sa ibang bansa. So nung panahon na yun, meron na nagsusuporta siya yung galing Hong Kong, sinasabi mo? Meron po yung, kung natatandaan niyo po yung Camela dati, yung Yado Dynasty. Mm. Nakakaibigan niya po si Henry siya. Hmm. Bali, yun po yung nagsusuport sa akin. Nung panahon na yun, may team na ba o solo ka lang? Team po, kaya lang regional po nun. Hmm. Kaya lang ang training po nun, solohan. Kanya-kanya kasi hindi pa sa'yo ano eh. Yung buong pwersa at sinusuportahan ng companies. Ganun. Ano po, kanya-kanya kami utang sa tindahan. Yung mga gagasasin mo, kanya-kanya. Ganun po, parang ganun po kaya. Ang nangyayari po nun, individual na training. Makikita na lang po kayo mga 2 weeks before. Ganun po. Hmm. Sa team mo. So parang, ikaw may sarili kang sponsor, yung kakampi, yung teammate mo may sariling sponsor, ganun-ganun. Tapos, kunwari may team kukuha sa inyo, makikita lang kayo bago magsimula yun. Motor na lang po magkikita. Nung panahon na yun, hindi ka tulad ngayon, di ba? May Go for Gold, may 7-Eleven, may Standard, na buong taon magkasama, taon-taon magkasama. Nung panahon na yun, every year iba yung teammate mo? Oh, every year po iba. Hmm. Pagka po sinabi na regional, no, puro tagalog iba siya po kasama. Pero pag sinabi po lang na yung katulad po na nakilala ko yung Camela, ang team namin Camela, kung saan po yun, may Pangasinan, may Nueva Ecija, may Metro Manila, ganun ba. Yun po yung ating team last. Nung kumakarera ka sa Marlboro Tour, anong specialty mo? Climbing talaga? Dati po climbing, pero nung gandaon ko, ano eh, tiyatambakan nila ako sa patag naman po yung time. Mm. Kasi kung gusto ko mag-champion na rin. Kaya lang ang nangyayari po sa patag, medyo may malakas po kasi magpatag eh. Nahirapan ako nun kasi ang setup ng bike ko, pang-climb. Mm. Kaya ginagawa ko po nun, nagpabili ako sa boss ko ng isang pang-climb sa isang pang-plat road. Mm. Yun po yun. Kaya pinag-aralan ko na rin po yung plat road. Parang balance po yung lakas. May lakas ako sa climb, tapos sa sprint po, nakaka-sprint din ako ng patag. So sa experience mo, di ba, naka limang podium ka pero hindi ka nanalo. Sa tingin mo, I mean, ngayon na medyo nakadaan na tapos na, pinag-isipan mo, may magagawa ka ba sana nung panahon na yon para manalo? Yung parang pwede mong i-change? Ay, yun po yung magandang ano. Yun po ang nakita ko pong pagkukulang yun sa team ko. Mm. Yung
teammates mo na kaya kang suportahan sa patan. Mm. Yatid ka sa before climb. Yun po, yung nakita ko po ngayon, meron ng ano eh. Ito na po yung nakikita ko na pwede ko ituro sa kanila. Kasi pag wala kang ka-teammates na pwedeng magatid sa'yo, mag-sacrifice, hindi ka rin po libre po makukuha na ano, mag-champion. Ano, kaya kailangan po merong sacrifice sa team. Napaka-importante po yung teamwork. Yung katulad po yung binababa ng mga bata ngayon. Magtituro namin sa kanila. Hindi ikaw lang yung mananalo. Hmm. Diba, team. Kaya kailangan po yung teamwork. Napaka-importante. Nag-agree ako sa'yo eh. And kaya nga, yan, sinasabi ko kay Gerald na maganda yung ginagawa nyo dito. And yan din yung gusto namin gawin sa Go for Gold is, habang bata pa sila, hindi lang puro lakas yung tuturuin mo eh. Kaya maganda ipasok nila sa team para alam nila paano gumalaw yung team, alam nila paano mag-sacrifice sa team. Kasi parang, kunwari, tinuro mo lang, di ba, yung lakas-lakas. O sige, malakas man sila, pero hindi ka naman mananalo mag-isa eh. Di ba, sabi mo eh, dapat alam talaga nila paano maglaro bilang team eh. And yan yun importante sa mga developmental teams na katulad ninyo, na bata pa lang sila, hindi lang puro lakas yung tinuturo sa kanila paano maging team. Mapag-usapan naman natin yung national team mo. Kasi, di ba, nag-SEA Games ka 2 beses. Aba. Tapos, 3 bronze, di ba? So, ano yung kwento nung mga bronze medal mo sa SEA Games? Nung 1995 po, yung napasama po ako sa national team. Unang abroad ko po yung 1995 sa Chiang Mai po. Chiang Mai SEA Games sa Thailand. Ang event ko po, individual time trial, saka road race po. Pares po na nag-third place po ako. Dalawang bronze po ako nakuyuli ko nun dati. Tapos noong 1997 naman po, SEA Games din, sa Jakarta po. Pero mountain bike na po ako. Naka-bronze po ako sa mountain bike. So, nung in between yung dalawang SEA Games, nag-switch ka sa mountain bike? Opo. Pero nagma-Marlboro Tour ka pa rin? Nagma-Marlboro Tour pa rin. Pero sa national team, hindi ka na nag-road? Hindi po, puro mountain bike. Puro mountain bike. Oo, kasi kung matandaan ko, meron isang parang picture o kwento sa'yo na naging sikat ngayon, yung nanalo ka ng Asian Mountain Bike Championship nang walang gulong sa harap. Diba? Nag-champion ka doon, wala kang gulong sa harap. Ano nangyari doon? Totoo po yun. Kasi ang nung first Asian Mountain Bike po sa Japan po ginanap yun eh. Tapos second po sa Taiwan. Tapos yung third po, tayo na po yung nag-host. Ngayon, ano po eh, yung ruta po, talagang halos kami po nag-design. Mm. Ano po yun, nung kasalukuyan po Asian na, yung mag-i-start na, di ano po, breakaway po ako nun eh. Tapos nung, walong ikot po yun. Nung pang-anim na ikot kalahati po, nag-plot po ako. Hindi ka, marami po nagbibigay sa akin ng gulong. Mga Pilipino din na mga ano yun. Eh, bawal po kasi yun dahil ang mountain bike po, ano yun, survival po. Mm. Ikaw mismo yung magkukupunin ng ano. Eh, ang estimate ko, sabi ko, mga 10 kilometers na tatakbo yun. Ginawa ko, tinanggal ko na lang yung gulong sa harapan. Yung pinaka-tires po yun. Mm. Ang naiwan lang yung rim. Kaya, pinatakbo ko pura ganun lang. Na rim lang. Isang ikot kalahati po. 10 kilometers, tinakbo mo, naka-rim lang. Grabe. Hindi nila ako inabot. Ako pa rin po naman. So, gano'ng layo mo siguro sa susunod? More than 6 minutes po, yung tatlong Japanese po. Ano nangyari sa rim pag itawas tapon? Ano po, yung matibay po, yung Mavic Crossmax. Mm. Ano eh, nagkaroon lang po ng mga pingot-pingot ng konti mga gilid, pero pwede po. But, nagamit mo pa pag itawas? And then, so pagkatapos mo mag-retire, kasi nag-retire ka, kung hindi ako nagkakamali, mga bago mag-2000, no, mga 99, ganun. Ano po, 2003 po. 2003. Yan, bumalik ka na ditong Nueva Ecija. Apo. Tapos, ano na yung ginagawa mo ngayon? Nag-aaral po ako ng business ng aluminum glass. Hmm. Yun po yung business ko ngayon, aluminum glass. O, yung mga bintana eh, no? Apo, mga sliding door, sliding window. Hmm. Tapos, meron kang team dito, yung Batang Placido. Batang Placido. Mm. Ayun, yung sumasama po ako sa kanila sa umaga ko sa Ubago. Kailan nagsimula tong Batang Placido? Almost 7 years na siya. O, 5. Trangista, at least mo, trangista po dati yan siya. Mm. Pilundar ni Gerald na sinuporta ko, kahit pa. Sumasama ako sa kanila. Sige, maganda yan, sabi mo. Walang hindi maganda, basta pumdating sa cycling siya. Tapos, ayoko lang talaga mag-bike, pero kung nakita kong mga bata, parang dumadami na yata yung magiging memory.
Hanggang sa naisipan po namin yung batang plano. Kasi yung mga potential po, yun natin. Kaya sabi ko, sabi ni Rabi, ibay natin. Yung pag-competition na bata, gawin natin yung batang plano. Sige, ha. Sige lang ako. Sabi, nasa likid mo lang ako. Sabi. So, bago na buo tong trangkis sa Batang Placido, medyo nag-retire ka na sa bike, hindi ka na nagbabike ng madalas. Ay, sir, alos 2 years po akong hindi makakabike ng bike. Talagang subsub ako sa business sa ano. Pero na-inspire ka ng mga batang to, eh, no? Minsan, ako rin eh, na siguro kung hindi rin dahil sa mga batang to, sa team, baka hindi rin ako ganang kadalas magbike eh. Pero pag nakikita mo sila, yun natutuwa sila na lumalakas din sila, parang naingganyo ka rin sumama eh, kahit na, di ba, iniiwan na nila tayo sa ahon eh. Pero, enjoy pa din. So, I think na maganda yun, ginagawa nyo dito para sa mga bata, and maganda rin yun nagawa ng bata para sa iyo, para sa akin, di ba, na at least, kahit na, you know, ganito, nakakabike pa rin tayo na nakaka-enjoy, and sana, habang buhay na tong pagbabike natin eh, no? Ano yung nakikita mong future ng cycling grassroots dito sa mga dito sa Nueva Ecija? Sa tingin mo bang dumadami yung mga bata, lumalakas, may mga champion na lalabas dito? Malaki po yung chance na baka isa sa Batang Placido pero pwede mag-champion ng ronda, ganun. Kasi nakikita naman po mabilis eh. Mabilis po yung improvement ng mga bata eh. Yung nakita ko, lalo nung sumasama na ako, nakikita ko talaga yung mga tadya kasi ako. Pag sinundan ko yung bata, nakita ko pa lang yung padyak niya. Sabi ko ito, may potential ito. Kasi hindi naman nung sumasama lang ako. Habang sumasama ako, siya pinag-aaralan ko kung bawat isa sa kanya. Itignan ko. Tapos dinitigaw ko kay Gerald, sabi ko, itong batang to, alagaan mo. May pag-asa yan. Huwag lang magbabago ha. Ituloy-tuloy nyo lang, limahin. Kaya kahit pandemic nga po, patakas na mag-isa yung magbabike kami. Yun. Kahit medyo bawal dyan, nahanap kami ng option na daan, yun, para makadaan lang kami. Ginagawa po namin para huwag lang silang mahinto. Tama eh, yun mga bata nga to, hindi lang lakas yung kailangan turuin eh, dapat yung attitude din eh, minsan, okay. Di ba? Nakapasok na sa team, naging tamad-tamad na eh, dapat hindi ganyan eh. Dapat opposite nga eh. Pag nakapasok ka na sa team, mas oh, kasi may nagsusuporta na sa'yo eh. Di ba? May tumutulong na eh. So, bago tayo mag-closing, baka tingin ka sa camera, tapos kung meron kang gustong mensahe para sa mga bata na nanonood, yun ano yun, pwedeng advice bigay mo sa kanila, at kung meron kang gustong pasalamatan, gawin na natin ngayon. Itong camera to. Dun sa mga especially sa mga Batang Placido at saka yung sa Trangis na rin. Malapit na sa yung Batang Placido, malapit na sa ano, sa malapit na kayo dun sa mga pangarap niyo. Kasi kami rin ang magsisilbing daan para sa inyo. Tapos pangalawa, dun sa sumusuporta kung bakit naging Batang Placido. Huwag natin kalilimutan ang pasalamatan niyo. Go for gold, number one si Sir. Talagang siya talaga simula, andiyan na 'yan. Ako napansin ko 'yun. Trangkista pa lang noon talagang andiyan si Sir. Sana huwag kayong makakalimot ng mga bata kung sakaling yung mga pangarap ninyo, yung mga tumulong sa atin, pasalamatan nyo. Ako din, nagpapasalamat ako sa lahat ng sponsor, lalo na sa Palayan. Ito na. Gusto na ulit din yung tumulong sa amin dahil nakikita din na may mga potential din yung mga bata, lalo ng mga taga-Nueva Ecija. Okay. Thank you, Tatay Placido. At sa mga nanonood, sana nag-enjoy kayo sa itong episode natin ng kwentong Go for Gold. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at saka mag-comment kung meron kayong mga gusto pang malaman. And hanggang sa susunod na kwentong Go for Gold, magkita tayo ulit.